araw na ito at welcome to my channel! Ayan, ngayong araw na ito, samahan niyo ako sa pagbablog ko at isishare ko ngayon sa inyo yung mga bagay-bagay dito sa bansang Japan. Alam naman natin na ang vlog ko is Japan lifestyle, kaya ngayon ay magsishare ako sa inyo ng mga kaganapan na nangyayari dito sa Japan. Parang magbabalita lang, hindi naman. Ang isishare ko lang sa inyo ay yung mga nakaugalian ng mga Hapon. Meron po silang tinatawag na Ochugen pagka summer at Oseibo pagka winter. Ang ibig sabihin nun ay nagbibigay sila ng pasasalamat dun sa mga taong nakatulong sa kanila, natulungan nila, yung mga matataas na halimbawa presidente o kaya mga teacher. Ayan po, nagbibigay sila ng Oseibo. At ngayon nga is winter, kaya ang term doon is Oseibo. Yun, yung Oseibo ay nagbibigay sila ng mga gifts. Parang kung titignan natin, parang ano rin eh, yung sa Christmas, di ba, nagbibigay tayo ng regalo. Sa kanila naman, sa Christmas kasi, hindi naman uso sa kanila yung exchange gift, yung magre-regalo tuwing Pasko. Hindi po uso sa kanila yon. At ngayon nga po, winter, at sa katapusan ng taon, Oseibo ang tawag sa kanila doon. At makikita natin na lalo na kung teacher ka, magbibigay sa'yo yung mga estudyante mo. Naalala ko po, nung kasama ko pa yung biyanan ko, teacher po kasi siya sa Tokyo Daigaku. Kaya yung mga tinuruan niya, yung mga natulungan niya, nagpapadala po sa amin ng Oseibo, ng mga gifts, ganun po. Tapos halimbawa naman, pagka presidente naman ng isang kumpanya o kaya may katungkulan sa kumpanya, yung mga mabababa sa kanya or yung matataas sa kanya, binibigyan niya rin ng mga gifts. Basta yung taong gusto niyang bigyan or nakatulong. Ayan. Ganun po yung kaugalian dito sa bansang Japan. At ngayon nga, i-share ko sa inyo yung mga bagay-bagay na binibigay nila na talagang mapapawaw ka kasi talagang grabe sila kung magbigay. Hindi sila nagbibigay yung sobrang cheap kasi syempre parang alam mo naman din, medyo ano rin ang social din ng Japan. Kaya talagang ang matatanggap mo sa kanila is maganda talaga. Kaya ngayon, panoorin niyo to yung video ko na ipapakita sa inyo yung mga binibigay nila, yung mga pinapadala nila, yung mga nireregalo niya. Gusto kong i-share sa inyo kung paano sila magbigay, kung paano nila, kung saan sila bumibili, at tignan natin yung mga binibigay nila. Kaya kung interesado kayo sa videong ito, ayan, hanggang sa matapos po ay samahan niyo po ako. Ayan, at tignan na natin ang video. Keep on watching!
Nakita na natin yung mga pinapadala nila. Napakagaganda at napakagrabe. Ang mamahal din kaya ng mga presyo nun. Kaya pwede ka rin magpadala ng mga manok, mga karne. Yan, lahat po ng gusto mong ipadala. Pumunta ka lang sa supermarket kasi sa bawat supermarket ngayon, meron silang isang corner na ganon. At yung iba rin, halimbawa, yung mga magulang na nasa probinsya, tapos padadalan sila ng anak nila or vice versa, magpapadala yung magulang dun sa anak. Ganun ang sitwasyon, ganun ang ginagawa ng mga Hapon. Pero usually talaga, yan yung Oseibo na tinatawag na pagbibigay ng pasasalamat dun sa mga taong tumulong. Ayan, I hope na na-enjoy nyo po mga kachika yung ishinare ko sa inyo. At maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa vlog ko ngayon sa araw na ito. At syempre naman, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe po sa akin, inaanyayahan ko po na pag-subscribe po kayo sa aking channel. Pindutin nyo lamang ang bell button, ang subscription button dyan. At pati na ang bell button para lagi kayong updated kung saan ako magpunta, lagi ko kayong kasama. At ayan, nagpapasalamat ako sa lahat ng pagsuporta nyo sa akin. Salamat, maraming salamat mga kachika. Ayan, nabubulol na po ako. Ayan, God bless you all at hanggang sa muli nating pagsasama. Maraming salamat. Thank you very much sa inyong suporta.
At kung meron pa kayong gustong i-share ko, sabihin nyo lang, basta yung kaya ko. Ayan, thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. And God bless you. And bye-bye.